isang manghang na tweet ang pinakawala ni DJ Mo Twister laban sa 31 butante na pumorsay President-elect Bongbong Marcos Jr. sa nakaraang halalan. Tinawag pa niya itong matitigas ng ulo. Pero bago natin umpisan ang topic, mga kapatid, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated po kayo sa bagong video. Sa isang tweet nitong Webes, walang pinili na salita si Radio DJ ukol sa landslide vote na natanggap ni BBM. Sa pinakahuling tala ng Commission on Election or COMELEC bilang isang boto ng nangunguna si Marcos Jr., halos 31 milyon laban kay Vice President Lenny Robredo na may 14 milyon boto. Natatawa ka na lang eh, no ha? Maraming pasaway, maraming nagmamagaling, madaming mga speculation, maraming mga below the belt, marami rin hindi rumirespeto, kaya lahat marami. Kaya ho marami rin tayong pag-uusapan ngayon. Kaya tayo nag-live. Ano po? Sana okay lang. Good morning, good afternoon, good evening. Sa lahat ng mga Pilipino, 112 ba o 110 million, hindi lang po yung 65.7 million registered voters, ang 80% niyan ay nag-participate sa May 9 general election. Kung hindi lahat-lahat na, butante o hindi, o kahit hindi na kayo Pilipino, pero dating Pilipino, alam na ninyo yan, ibig sabihin, nagpalit na kayo ng citizenship kung saan kayo nandudon, kayo po ay lagi kong kasama. Lagi ko naman sinasa sa inyo ito. Actually, ako ay, kumbaga sa ano ay sasakyan, bihikula lang tayo nga. Tayo lang yung maghahatid ng mga impormasyon. Tayo naman yung tulay sa pagitan ng mga isla. Di ba? Parang ganon. Okay? Kaya, alam nyo, yung title ko, nakita nyo? Ha? 31 million voters ni BBM. Stupid daw. Grabe naman. Tanga daw. Ganon katindi. Ang sakit, ano? Masakit yun. Ha? Masakit po yun dahil walang respeto. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang dami ng mga below the belt na mga batikos. Na alam naman natin kung saan ang gagaling. Ito yung mga piglawan, Liberal Party, kampo ni Lenny Robredo. Kasi yung ibang kampo, tumanggap na ng pagkatalo eh. Nag-concede na at nag-move una sila. Ito lang kampo ni Lenny at taga-suporta nila. Until now, mga showbiz, politics, politiko, business, lahat ng sektor o kaliwa. Minda Badwa, salamat po sa inyo. Thank you po. Minda Badwa, good afternoon po dito sa Pilipinas. Yun eh. Ako, galing po ako sa bakasyon at kahit naman tayo ay nasa bakasyon ay nakamonitor pa rin po ako sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Kababalik ko lang ho kagabi dito sa Pilipinas. Kababalik lang ho dito sa atin sa Metro Manila. Ah? Ay, si LB, Abi. Ay, LB, kumusta na kayo dyan? Good afternoon dito sa atin. Sa inyo yata, umaga, madaling araw. Ahead tayo ng 6 hours sa Europe. So, sa kanila, mga alas 8 na yata. O yun, umaga sa kanila, 8 to 9 ang umaga, kung di ako nagkakamali. Sinabi ko nga po sa inyo, kababalik ko lang, galing po ako sa one week bakasyon. Pagkatapos po ng ilang taon na hindi po nakakapagbakasyon, hindi lang dahil sa COVID-19, kung hindi maraming trabaho. Alam niyo, maraming trabaho sa television, sa radyo, araw-araw ako yung napapanood, napapakinggan dyan. Monday to Saturday. Tapos yung ating vlog naman, everyday ito, walang holiday, all weather. So, nagbakasyon po ako ng one week. At kahit nasa bakasyon ako, kahit nasa abroad ako, ay namomonitor ko yung mga nangyayari dito sa ating bayan. Well, nag-upload na rin po ako at nag-discuss din po dun sa channel nangyari habang nasa bakasyon tayo. Pero ngayon, wala na, tapos na yung bakasyon natin, trabaho na ulit. Kaya nag-live po ako at kanang kayo naman po yung makakausap ko ng medyo mahaba-haba. Sabi nila, huwag nang patulan. Pero alam niyo, yung mga abusado, pag hindi pinatulan, tuloy-tuloy yan eh. Ang karapatan, demokrasya ay
yan po ay naaayon sa batas. Pero may mga limitasyon ang karapatan at demokrasya. Pag mga below the belt at walang respeto sa kapwa, hindi ako nakikipag-away, away ang gusto ng mga yan. Away na ho yung gusto nilang mangyari. Ay, huwag natin patulan ng away sa physical na aspeto. Paliwanag natin kung ano ang kailang kalagayan at ano ang epekto ng kailang mga sinasabi. Kasi hindi lang ho isa ang nagsabi nito, ilan na eh, ilan na yung narinig ko. Ayaw ko ng pangalan, alam naman nyo kung sino nagsabi niyan eh. Mayroon pang isang, ano ba yun, showbiz. Sino ba yun? DJ? Sino ba yun DJ mo? DJ mo ba yun? Artista ba yun? Hindi ko siya kalala. Pero, binanggit ko yung pangalan niya kasi siya, di o ba, no, sa kanya nang galing. Mukhang nilabas pa niya sa kanya social media na yun daw 31 million voters or bumoto kay Marcos. Stupido. Stupid. Ano ba yun sa Tagalog? Tanga. Wow. Karapatan ng mga butanting bumoto, sasabihin mo, tanga. Ang political exercise o eleksyon, ito'y ating karapatang gawin at obligasyon na rin. At sinasabi ng saligang batas, konstitusyon, ito ay obligasyon at ito'y ating gagawin mga Pilipino, lalo na kung ikaw ay registered voters. So wala naman sinabi yung batas na ito yung iboto mo. Wala rin sinabi yung batas na mag-decide ka kung anong gusto mong suportahan sa eleksyon. Wala. Ang sinasabi lang dun, eleksyon. Maglalagay tayo ng pangulo, pangalawang pangulo, senador, party list, at mga local executive. Yun lang eh. Eh bakit sasabihin ng iba dyan na stupido ang bumoto kay Marcos? Diba, sabi ko nga sa inyo, ayaw natin patulan, ayaw natin makipag-away, pero masakit kasi yung kanya na sinasabi. Anong basihan at sinabi mong stupido or stupid ang mga sumuporta kay Marcos? Eh, paano kung sabihin ng mga supporters ni Marcos na stupido rin ang tumulong kay Lenny Robredo? Anong mararamdaman nyo? Identify na supporters ni Robredo ho ang pinanggalingan nito eh. Ay kung iba to ng mga Marcos follower supporters, although hindi naman ganun ang kababaw ang kanilang level, mas mataas ang level ng mga Marcos supporters. Ako naniniwala doon. Mataas ang level, professional, marunong sumunod sa mga batas, ang 31 million bumoto kay Marcos at yung mga hindi nakaboto pero Marcos pa rin. Kaysa sa doon sa mga followers ni Lenny Robredo na nagsasabing tanga ang mga sumuporta kay Marcos. Pero sabihin natin, nandun na tayo. Iba to kaya sa inyo na kayong sabihan tanga, stupid, stupid kayo dahil sumuporta kayo kay Lenny Robredo. Anong mararamdaman ninyo? Okay lang ba sa inyo yun? Kung okay lang sa inyo, ganun kababaw ang inyong level. Pero kung masasaktan kayo, aba eh, meron pala kayong karangalan. Meron pala kayo pala eh, nakakaintindi na sitwasyon. Yung nagsasabi na tanga, stupido, ang sumuporta kay Marcos, hindi nakakaintindi ng batas yan. Hindi nakakaintindi ng karapatan ng tao. Hindi nakakaintindi na at hindi rin may respeto sa desisyon ng kapwa. Yun ang malungkot at yan ang totoo. Wala naman kayong magagawa eh. Well, kaya ho, binanggit ko lang ho ito, una lang ito sa topic natin. Actually, marami tayong pag-uusapan. Pero iwanan natin yan. Kaya na pong bahala mag-react comment sa isyu niya. Meron pa akong isang nalaman na merong isa ring supporters. Again, si Lenin naman. Tiglawan, dilawan. Talaga itong mga dilawang ito, hindi natitigil ito. Mula 1960s or 1970s, kalaban ito ni Marcos eh. Nung matandang Marcos hanggang ngayon, second generation hanggang third generation, hindi yata titigil itong Liberal Party na kalaban, babanat sa mga Marcos. Merong isa naman supporters na di umano, nakabase sa Amerika. Mayaman daw ito. Eh, okay kung mayaman ito. Pero ang sinasabi niya, ano, recount? Nagpapa-recount siya. Natawa ko sa recount. Ultimong recount, hindi niya alam eh. Alam ba ninyo ang nagre-request ng recount pagka close fight, dikit ang laban. Ayan. Pwede kang mag-petition ng recount, pwede kang magreklamo, pwede kang magpa-recount. Kasi pwede kang i-intertain pa ng presidential electoral tribunal kapag ka-close fight. Close fight ha? Ibig sabihin, kakaunti ang margin. 1 million. O maliit pa sa 1 million, 200,000, 300,000. Ayan, ayan. Ayan, close fight yan.
Ang itong pinag-uusapan ng Marcos Leni Robredo, 16 million, halos 17 million, landslide. Kung sino man ito, ito hindi ko alam kung sabi nila mayaman, pero baka yaman lang meron, baka talino, wala. O alam sa batas, wala. Ang landslide, hindi yan re-recount. Paano naman re-recount ang landslide? Ibig sabihin, milya-milya ang layo, Amerika at Pilipinas ang layo, re-recount mo? Dahil umaasa ka makahabol, kalokohan. Inulit ko, walang recount sa landslide. Ang nire-recount lang, after election, kung meron kayong ebidensya, yung close fight. Ayan, malinaw yan ha. Matatawa ka lang eh, pero sinasabi nitong kanilang mga kasamahan, ang stupido raw ay yung mga Marcos supporters, ay dito, lutang na lutang na parang sila yata yun. Kasi yung isa nahingi ng recount, hindi naman pwede, hindi pwedeng i-apply ang recount, ginuulit ko sa landslide. Yung iba naman, walang respeto, ano ba yun? Eto, mayroon pa mga pare, na hanggang ngayon eh, ewan ko kung anong Biblia ang kilik-kilik na mga yan. Sila daw alagad ng Diyos, alagad ng simbahan. Pero parang ano ba dating nila? Ang hirap describe eh. Parang komunista ang dating. Alam ba yung komunista, walang kinikilalang batas yata yan mga yan. Batas nila ang kanilang kinikilala. Pari daw siya. Magtanggal nga kayo ng ano, mag-civilian nga kayo, huwag na kayong magpari. Kung ang dating sa inyo eh, alagad kayo ng simbahan, alagad kayo ng katoliko. Ako, sarado akong katoliko. Pero hindi na ako nagsisimba. Ayokong madinig yung sermon ng pari na suntok sa buwan. Saka nakakitang pupunta ka ng simbahan sa paniniwala mong malapit ka sa Diyos. Ang madidinig mong pari ay nagsisermon tungkol sa politika. Noon nangangampanya dahil sa kailang pinapaborang ang kandidato. Ngayon nagsisermon dahil anti-Marcos pa rin. Ano yun? Paano ka malalapit sa Diyos doon? Baka demonyo ang malapitan mo, di huwag ka na lang magsimba. Kaya ako, hindi na ako nagsisimba. Pwede naman tayong dumirekta sa Panginoon. Tayo magpasalamat araw-araw sa ating Panginoon, lumikha sa ating lahat. Kung wala siya, eh wala tayo. Wala tayong buhay, wala tayong boses, wala tayong katawan, wala tayong talino. Actually, yung 31 million vote, kagustuhan ng Panginoon niya. O kung kukontra dyan, bahala kayo. Alam bakit? Lahat ng ating ginagawa, alam ng Panginoon. So, hindi tayo papayagan doon sa ating ginagawa kung ayaw niya, kung hindi niya gusto. Kaya yung 31 million vote ni Marcos, kagustuhan ng Panginoon niya. Tapos ngayon, kukontrahin ng simbahang nagpapanggap na alagad ng Panginoon. O, paano ka magsisimba sa kanila? Paano mo sila irerespeto? Eh noon, tiniskas ko na ito before election, ang mga pare at hindi naman lahat, may mga pare at mga obispo kung bumanat, ganun-ganun lang. Nangangampanya in favor kay Piklawan. Eh ngayon, after election, nagrarally pa eh. Di ba? Kinukontra yung kagustuhan ng Panginoon. Paano kayo naging alagad ng Panginoon? At tatawa ka na lang, ano ha? Ako inuulit ko ha, ako saradong katoliko. Ang pamilya ko, kahit nung araw pa, mga magulang ko, kahit nasa kabilang ibayo na, katoliko kami lahat. Sa lahi namin, walang ibang reliyon, puro kami katoliko. Pero nawalan ako ng ganang magsimba dahil nga sa mga kakaiba yung narinig ko sa pare. Parang pag nagsimba ako, makakasala pa ako dahil kukontrahin ko yung sasabihin ng pare, baka hindi ako makatiis. Baka pag nag-sermon ng pare about politika, baka mang-aga ako ng microphone at tanungin ko yung pare. Di, kagulo lang doon. Belen! Oy, thank you ha. Tayo nasa US yata ito. Mm-hmm. Ah, inggit ha. Ah, Belen, thank you ha. Salamat po sa inyo. Good evening po. Nasa Estados Unidos. Salamat. Thank you po sa inyo. So, ayun. Ah, kayo po ay patuloy na nakasunod, nakasubaybay dito po sa live po ito, Mike Abe Opinions, ano ha, dito sa ating channel, okay, social media. At marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Mag-like, share, and subscribe po kayo. Mag-follow na rin po kayo. At
tayo po ay nakakatulungan. Hindi naman ang layunin nito. Wala naman o. Kaya ako naman ay nagbabantay sa mga nangyayari. Kaya ang nadi-discuss natin ito. O ano pa? Yung isa ay sinabing stupido, ang mga butante ni Marcos. Yung isa naman, nahingin ng recount. Yung mga pare naman, until now ay iba ang galaw. Ano pa mga issue ngayon? Yung sa Supreme Court. Well, nasa Supreme Court na yan. Pero marami na rin akong tinapik dyan sa mga video kong tinalakay. Pero pwede na natin talakayin kasi bukas na po yung bukas na po yung simula. Magre-resume ang Congress at Senado bukas after mahabang recess. Alex Sanchez, thank you po. Nasa Japan. Tama ba? Thank you. AlexSanchez.com ba? Thank you. Salamat po. Okay. Si Lily Tonini. Tonini. Thank you. Si SF. Thank you rin po sa inyo. Salamat. Salamat po sa inyo. Thank you po. Thank you. Yun pong sa Korte Suprema, although nasa Supreme Court na ito, kaya lang ho talagang hindi may iwasang talakayin sa public. Ako hanggat maaari, alam mo kasi yung rules sa korte, kapag ang kaso ay nasa korte na, ayaw kong hanggat maaari iwasan yung merito. Pero kaya nga lang ho, naaawa ko dun sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin na baka hindi alam yung proseso, nalilindang o nababahala. Okay? Marlene Ohasi, thank you, taga Japan. Well, nakapitis, expected naman yon. Expected po yung ginawa ng mga abogado na magpunta ng Korte Suprema. Alam niyo bakit? Kasi natalo sila sa, sinabi ko naman nung araw pa na yung petition para sa disqualification ni Marcos dun sa Certificate of Candidacy, lahat 'yan ng mga lahat ng kaso ni Marcos ay ni-reject na, binasura ng COMELEC. So alam naman natin 'yan, after ng COMELEC, talagang sila pupunta ng Supreme Court. So 'yun ho ang proseso talaga eh. Lahat ng mga batas natin, kung kayo may pagdududa kung naipatupad o hindi, nagkaroon ng due process o wala, pupunta ka ng Korte Suprema. Kaya hindi na ako nanggugulat sa kailang ginawa na magpunta ng Korte Suprema. Yung tungkol ho sa Certificate of Candidacy. Ang kinagugulat ko, yung nahingi sila ng TRO. Cherry Pay, thank you ha, Cherry. Thank you po, salamat po sa inyo. Mary Corpus, thank you rin po, Saga Hong Kong. Okay, salamat po sa inyo, thank you po. Salamat ha, salamat po. Ang kinagulat ko, yung nahingi pa sila ng TRO, hindi lang yung disqualification, gusto nilang ipa-disqualify si Marcos, okay? Patapos silang matalo sa COMELEC, nagpunta ng Korte Suprema. Doon pa rin sa mga iba-ibang kausapin, tax at iba pang iso kay Marcos. Tapos na sa COMELEC, binuhay sa Supreme Court. Pero yung TRO, yun ang doon ako nabahala at natatawa. Ano bang TRO? Temporary Restraining Order ang kanilang hinihiling ng mga abogado ng kakampi ni Robredo para ipatigil yung canvassing, yung pagbibilang ng boto ng soup ng Kongreso at Senado. Naku, mabigat po yan. Namanggit ko na dati, pero dahil live ito, ulitin ko dun sa hindi pa nakakaalam o napanood yung aking ibang mga video, hindi po pwedeng ipatigil ng Korte Suprema ang trabaho ng Kongreso at Senado. Kasi ang saligang batas, lahat naman tayo sa saligang batas susunod. Kahit ang Supreme Court, susunod yan sa saligang batas. Ang Kongreso at Senado ang inutusan ng ating saligang batas na after election, presidential at vice presidential election, sila yung inatasang magbilang ng boto ng pangalawang pangulo at ng pangulong kandidato. At kung sino ang nakakalamang matapos ang kailang canvassing, ang pagbibilang ng mga boto, sila po'y inutusan din ng Korte ng ating saligang batas, 1987 Constitution, na sila ang magpuproklama. Exclusive yan, walang ibang magagawa niyan. Hindi Supreme Court, hindi COMELEC. Ang inutusan ng ating saligang batas na magbilang at pagkatapos ng bilangan kung sino ang lamang ay iproklama ang pangalawang pangulo at pangulo, sila rin yun. Ang ating Kongreso at Senado lang. Ang Supreme Court hindi makikialam dyan. Alam ng Korte Suprema yung sinasabi ko. Kaya doon ako natatawa eh. Yung kailang petition tungkol sa COC, okay lang yun. Kasi natalo sila sa COMELEC eh, kaya sila nag-a-appeal sa Supreme Court. Legal na proseso yon. Karapatan nila yun. Pero yung paghiling ng TRO, yun ang nakakagulat, nakakatawa. Mga abogado yung mga yan. Ha? Alam na mga abogado, ay pag ikaw naman abogado at hindi mo alam yung sinasabi ng saligang batas na ang
ating kongreso, pag sinabing kongreso, Congress at Senate yan. Both Congress and Senate ang magbibilang. Abay, ano ka naging abogado kung hindi mo alam yun? Eh, yung iba nga, hindi abogado, tayo, alam natin eh. Pag hindi niya alam ng abogado, naiwan ko lang. Baka yun ang sinasabi nung kakampi nilang, stupid. Ang lupit, ano ha? Stupid. Yung luho ko talaga yung mamang yun, kung sino man yun. Ah, naghahanap lang yun ng away siguro, hindi tayo nakikipag-away sa ganyan. Pagkakabubuhan ng pinag-aawayan, hindi tayo nakikipag-away dyan. Akin lang tinatawanan yung mga ganyan. Di ba? Hindi pwedeng i-TRO ng Korte Suprema ang ating Kongreso. Constitutional crisis yan. Magkakaroon ng crisis ang ating saligang batas. Constitutional crisis, isipin nyo magbabanggaan yung judicial body at saka legislator. Away yun. Kasi ipaglalaban ng Kongreso at Senado ang kanilang obligasyon sa ilalim ng saligang batas. Hindi yun papayag sa TRO. So awa yan. Kung paninindigan, ayaw ko naman sabihin na maglalabas ang TRO ang Supreme Court. Ako naniwalang hindi ilalabas yun. Kasi nga wala namang jurisdiction ang Korte Suprema sa kapangyarihan at trabaho ng Kongreso. Kaya nga meron tayong three branches of government, executive, legislator at saka ang judicial. Ang Supreme Court, dalawa lang ang trabaho niya. Pag may petition, alamin kung nabigyan ba ng due process sa ibang korte yung mga petitioner or umabuso yung ahensya ng gobyerno nagpatupad ng batas. Yun ang sasabihin ng comment ng inang power ng Supreme Court. Sabihin, umabuso ka sa iyong kapangyarihan. Labag yan sa batas at rules. Ayun lang ang kailang sasabihin sa COMELE kung kanino man, kung kakatiga ng Supreme Court ang petitioner. Kung na-justify naman ng mga opisina ng mga korte, lower court, ng COMELE at ng ibang abensya ng gobyerno na nagkaroon ng due process, hindi kakatiga ng Supreme Court ang petitioner. Pero dito ang hinihiling nila, TRO, Temporary Restraining Order, ipatigil ang pagkambas, pagbibilang ng boto, ipatigil din ang proclamation, oh my God, hindi ho pwede yun. Kasi sinasabi rin ng batas na ang ating kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Duterte ay hanggang June 30 lang. Alas 12 nga ng tanghali, ako di ako nakakamali. Then June 30, dapat merong bagong Pangulo. Matapos utusan ng ating batas na magkaroon tayo ng general election ng pangpangulo at pangalawang pangulo na uupo yan sa June 30. Yan ang sinasabi ng batas. Ay hindi makakaupo ang pangulong inihalal kung hindi magbibilang ang Kongreso at Senado at hindi gagawin ng proclamation. Diba? Kaya hindi ho talaga pwede. Hindi pwedeng i-TRO ng Supreme Court kung walang malinaw na basihan ang ating Kongreso na magsisimula, by the way, bukas na. Bukas magre-resume ang Congress, ang Senate Congress, magpapasa sila ng rules. Ano yung rules na yan? Yung rules na gagamitin para sa canvassing, pagbibilang ng boto ng pangalawang pangulo at ng pangulo. So kung mayroon pa silang oras bukas ng hapon, pwede na silang magsimula ng counting. Kung wala namang oras, kinabukasan, gagawin yan. At ako naniniwalang sa loob ng ilang araw, dapat matapos ito kasi wala naman ho magiging masyadong malaking reklamo dyan. Unang-una, hindi ho i-entertain ng Kongreso at Senado. Sabihin nyo, may dayaan, sabihin nyo, may problema sa eleksyon. Hindi i-entertain ng Kongreso at Senado yan. Kasi wala silang jurisdiction. Isa pa yan, dapat nyo malaman. Yung mga nagsasabing stupido, yung mga Marcos supporters, yung mga gala, yung kampo ni Lenny Robredo, ito para malaman nyo. Kung hindi nyo alam, baka kayong stupido. Walang karapatan ang Kongreso at Senado i-entertain ang protesta ng natalong candidate. Wala. Ang trabaho ng Kongreso, magbilang, pagkatapos ng bilangan, kung sino ang lamang, iproklama. Yun lang yun. Okay? Ang pupuntahan ng mga nagpuprotesta, kung kayo ay mayroong nakikitang ebidensya o sinasabi niyong madumi ang eleksyon, may problema sa eleksyon, hindi sa COMELEC. Mahal ko ang Pilipinas. Oy, salamat po. Darating din ang bagong umaga. Salamat po sa inyo. Magkaisa tayo para sa ikaunlad ng ating bayan. Tanggalin ang mga afot at galit. Okay. Tama po yan. Thank you po. Salamat. Kasana ba tayo?
Hindi po ang pupuntahan ng mga petitioner o nagsasabing may problema ang nakarang eleksyon, hindi COMELEC sa isyu ng presidential at vice presidential. Sa PET pa rin yan, Presidential Electoral Tribunal. Sino yon? Yun po yung Korte Suprema. Ayan. Yun ang tamang venue para kayo ay magprotesta kung merong dayaan. Kung kayo may ebidensya na sinasabi niyong dayaan sa national candidate, national position.